maganda rito. Malapit-lapit na tayo sa mga bundok. Nakikita ko na ang ganda, oh. 38 kilometers away, nasa Gabaldo na tayo. Pero dito pa lang kitang-kita na natin, oh. Eh, no nga ba niya, oh. Simula doon pupunta rito. Wow. Tingnan mo naman yung napakagandang tanawin dito. Hop, mapa, minor ka talaga dito, eh, para pagmasdan yung tanawin, oh. Wow, tingnan mo. Wow. Napakaganda. Ito pa sa kanan natin. Wow. May tinatatakpan lang ng mga puno. Napakaganda. Wow. Yung mga matataas na bundok, kulay blue na, eh, no? Eh, no? Wow. Solid. Sa ibang bansa, eh. Wow. Puro ako, wow, eh, no? Masabi. Tignan mo to, wow. Ganda. Parang nasa ibang bansa, eh. Kahit saan ka tumingin, eh, ganda, eh. That. Nagagandahang mga bundok dito sa Gabaldon. Eto, pakanan na tayo dito sa Gabaldon Road. Yan. Dito na yung welcome arch ng Gabaldon. Wow, eto na yung sikat na ano, eh, na kalsada dito sa Gabaldon. Kaya yung ETA ng Google Maps hindi talaga accurate to, kasi pagdating mo dito sa Gabaldon Road, imbis na bumilis yung takbo mo, babagal, eh, kasi napapatitig ka sa mga tanawin dito. Ang gaganda, oh. Kahit saan ka tumingin, eh, kaliwa o kanan, oh, sa harap mo malaking bundok, napakaganda, eh, no? Tapos mga magagandang palayan. Medyo traffic kasi merong may ililibing. Nandito na tayo ngayon sa Bato Ferry Bridge, eh. Tapos yan, merong mga kubo rito, may mga naliligo rin. Sa unahan nito, eh, dun yung Dupinga River. Ayan, nakalapas na tayo. Napakaganda pa rin talaga ng tanawin dito. Nandito na tayo sa Gabaldon Welcome Arch. Yan, mag-picture-picture lang kami dito, mag-stopover lang din kami. Yan, first time natin makarating dito. Sulit. Maligayang pagdating. Over lang muna kami dito. Enjoy natin yung view dito. Ganda, oh. Nandun yung ilog. Ito yung sikat na kalsada ng Gabaldon. Itong road na to. Magmula dito sa Gabaldon Arch. Ito pala yung arch. Tapos ito yung signage nila, yung may eagle. I love Gabaldon. Napakaganda, oh. Wow. We'll be right back.
na, punta na tayo ng resort. Teka, blind spot, hindi ko makita. Clear. Ang napili naming resort na puntaan yung ano eh, Captain Cesar's Resort. Ngayon, 1 week before, try na kaming mag-inquire dun sa Facebook page nila nung Captain Cesar's. Kaso hindi sila tumatanggap ng ano, ng booking. So ano lang daw, walk-in lang. Ngayon, magbabaka sakali kami kung meron pa. Anong oras na kasi? 4:30 na. Kung puno na doon, siguro maghanap na lang kami sa mga nearby na resorts. Alright, nandito na tayo sa Dinggalan. Ito na yung bayan mismo nila. Magpagas lang muna tayo siguro sa dito FLC or sa Petron. Oops, may checkpoint. Teka lang. Ano? Pagas na ako. Pagas lang muna tayo. Baka man eh. Kan 1 litro, 72. Medyo mahal dito. Okay, malapit na tayo sa resort na pupuntahan natin. Nasa 7 kilometers na lang. Kakanan tayo dito. Nakikita ko na 'yung dagat, oh. Kanan na tayo dito sa papunta. Yung mga signage na yon, yung mga kilalang lugar dito na pwedeng puntahan ng mga turista. Ito, butas na ba to? Wow, ganda oh. Ito yung pinanggalingan natin oh. Wow, grabe, ang ganda oh. Doon tayo nang galing. Ayun yung lighthouse yung naaarawan nandun. Ganda oh. Wow. Ganda ng kulay ng dagat. Ang ganda ng pagkaka-blue. Tapos dito may puti-puti na dito dahil sa alon. Kulay itim yung buhangin. Parang walang naliligo. Malakas na yung alon eh. Let's go. Butas na ba to? Ayan, doon tayo. Wow, ganda ng formation oh. Ibig sabihin yan mga yan, inuka lang nila. Ah. Rough road talaga dito. Ay, grabe yung mga puno ng nyog oh. Nakalbo. Siguro dahil sa dumaan na bagyo, kalbo yung mga nyog oh. Makikita mo yung bakas ng kahapon ng bagyo. Ano bang bagyo yung dumaan dito? Ayan, bali-bali oh. I love Matawe. Matawe or Matawe? I love Matawe. Ayun, nakababa na pala tayo. Yes, konti na lang. 4 minutes estimated time arrival. Yippee! Dito na tayo. Saan na ba? Saan na ba? Ito na. Ah, ito. Sa unahan pala. Captain Cesar's Resort. Ito. Dito tayo mag-check-in. Yan. Captain Cesar's. Information, dun tayo sa information. Mukhang maganda naman dito. Ay no, may dito sa kanan.
Mag ano ka na? Wait lang, parada lang ako saglit dito. Yan, dito na kami sa Captain Caesar's Resort. Yan, maganda naman. Ay, hello po, magandang hapon po. Ano po kami ng 4-2 na room. Pero hindi po kayo tumatanggap ng booking, na? Hindi na po, kaya po namin. Bakit po? Kasi po, pagdating po lalo po yung mga first timer, hindi po alam yung sura ng resort namin. Pagdating po. Yung iba, ayaw. Ay, nadi-disappoint. Na iba yung ina-expect nila, ganun. Tapos po, hingan din po namin tayo para sa basura ng 100. Alam niyo po yung circle lang tayo dito, 100. Then pag wala po kayong basura, makukuha niyo po. Ah, refundable po. Okay po. Okay po. Sige, lakad ka na lang. Oops. Ganda rin dito ah. At saka malawak. Sino, yan yata yung sasalubong sa'yo, si kuyang naka-brown. Tama ba? Sumitingin siya eh. Ay, babae pala. Akala ko lalaki. Ah, bawal na po dyan, no? Buhangin na. Dito na lang po. Nasaan ka na? Hello? Ah, hindi na ako naririnig. Nagtanggal ng helmet. Saan po? Saan po? Ah, ito. Thank you. Lumulubog yung sapatos ko. Kami lang nandito ah. Kaya pala. Ah, ito. Okay naman. Andito na kami ngayon sa Captain Caesar's Resort. Ayan. Bumalik ako dun sa information kasi hindi namin nakuha yung susi. Hindi kami pwedeng lumabas kasi wala yung susi. Ito na. Tapos, anong oras na ba? Nasa is na. Ang picture na dito. Mag. Lalakad-lakad lang muna ako dito. Tapos hanap din pala kami ng dinner namin. Kasi wala kaming food. So dito sa loob ng resort, wala palang nagtitinda dito. Dito lang daw sa mga katabi nila, mayroong mga kainan. Joyride na lang muna kami. Gamitin ko yung motor. Kaya di na siguro mag-helmet. Dito lang naman. Lakas ng alon, no? Doon. Kaso hindi makita. Naka-super dito. Naka-white. Tayo ngayon sa beach. Ito pala yung room namin, no? Itong number 5. Maraming room dito. Siguro itong number, siguro mga pang mas maraming tao. 4 persons or 6. Ito yung common CR nila. Ah, may common CR. Dito yung entrance. Oh. Tapos dito mga air conditioned room. Kubo. Lamig. Parang ngayong alon, no?
Lakas na nga, Lon. Nga eh. Parang nakakatakot mag-swimming. Ganda ro, no? Good morning. Hanap kami ngayon ng bibilan ng breakfast. Deli store, tapos may tinda silang hindi ko alam kung sa kanila to. Ito, sakpang sakto yung nakita namin, may goto at saka man. Let's go, kaya muna tayo dito. Breakfast lang kami ng goto. Tapos lang namin kumain doon ng breakfast. Wow, ang ganda o. Ay, laki ng kalabaw. Tatlo. Kaya may napansin kami dito, medyo nag-low tide na yung dagat. Lalakarin namin, punta namin yung ano doon, rock formations. Kasi accessible na siya, nawala na yung tubig. Mababahan na. Ayan, laka tayo papunta rin. Doon yung rock formation, punta natin. Kulit na ito. Bato. Parang may mga ugat-ugato. Alis na kami dito sa resort. Next stop natin sa ano, mag-lunch muna tayo. And then after natin mag-lunch, pumunta na tayo ng feeder port para magbayad ng environmental fee. Ang agenda naman natin ngayong araw, pupunta tayo sa Batanes of the East tsaka yung lighthouse. And then after doon, sa ano naman tayo, Gingalan Pacific View Deck tsaka yung grotto. Surrender lang muna namin yung susi. Let's go! Ayan, may naispatan ako na tapsilugan dun sa may ano eh, sa may bayan. Dun na lang siguro tayo kumain. Dito kami nagalmusal kanina. Deli store. Sarap yung lugawan dun. Ito, House of Topsy, kaso mukhang sarado. Ito, kainan no? Ah, kain tayo dito sa House of Topsy. Sarap yung food nila dyan. Sizzling tofu.
Dito papunta tayo ng ano ngayon? Feeder port. Magbabayad tayo ng environmental fee bago kayo pumunta ng mga tourist spots. Dito na yung feeder port. Ayan, dito na tayo. Dinggalan feeder port yan. Makikita nyo naman kagad. Ayan. Ito nakalagay, tourist information and registration desk. Ano tayo dito? Alam ko dito yun eh. Ayan o, dyan o. Pupunta po kami ng ano? Na, oh, hindi sa... Po. Ilan po kayo? Dalawa lang po. Sige, pa-explain ko lang po yung payment ko. No? Sige po. Ito po mag-register kay as a tourist. Ito like a 50 pesos per head sa Ecobee. Then sa boat place, 1,000 capacity of 10 person po yun. Sige po, sige po. Naman yung ano eh, yung mga mag-trek lang po kami, mag-hike lang po kami, tapos bababa na ulit. Start na kami ng trekking, papunta ng Tanis of the East. Taas. First time nito ba mag-hike? Hindi naman po. Galing po kami sa Mount Everest. At last, nakakyat din. Wow. Napakaganda. Kaya siya talaga, kaya talaga siya tinawag na Patanes sa place. Kasi mukha talaga siyang Patanes eh. Ganto yung, gantong-ganto yung view ng Patanes eh. Ngayon, akit pa tayo dun sa pinakataas. Andun talaga yung Batanes of the East. Akit pa dito ng konti. Galing, dito Tinggalan Bay. Sa right side, ito yung Pacific Ocean na. Ah. Tapos namin dito sa ano, Patanes of the East. Punta naman kami dito sa lighthouse. Ayun no. Sa malayo. Hindi ka makita dito sa video. Pero simula dito sa Patanes of the East. Malayo-layo pa yung itatrek namin, ipapababa sila. Ayun, tapos pag ganoon paikot kami pag ganoon.
Punta kami dun sa lighthouse. Akitin namin yun. Lapit na. Ito na yung lighthouse. Tayo galing. Sabi ng bundok. Yan tayo nagaling. Tapos bumaba. Sumakit ulit papunta rito. Bawal pala kaya tintong lighthouse. Sayang. Hindi, tsaka ano na rin, oh. Yung mga handrails niya, wala na rin, oh. Kinalawang na rin yun sa tuktok. Nakababa rin. Sulit. Bayad lang tayo nung ano. Mga bayad dito. Kada lugar na pupuntaan. Bayad muna kami. Wala mo kasi po lahat sa 40 po. 40? Nana po. Let's go. Doko! Ate, una na po kami, ha. Thank you po. Ayun yung tour guide namin. Hindi ko lang kung makapag-grotto pa kami kasi ulan-ulan. Try namin ano, silipin yung sa grotto. Pag di kaya, pwede mo natin balikan yan sa susunod na ano, susunod na panahon. Kasi sarado rin naman yung ano, eh, Pacific View Deck. Hindi pa pala sila fully registered. Wala pang permit. Nung nakaraan, yung mga ibang nakapunta ron, open pa sila nun. Eh, nirequire na sa kanila yung permit ngayon. Kaya sarado na sila. Nilalaad pa lang daw. Kaya siguro baka mga ilang buwan pa yan sarado. Sayang, di natin mapupuntahan. Yung grotto lang din, ang grotto lang naman yung choice natin doon sa may Dika Road. Grotto lang yung option natin doon na puntahan. Kaso ngayon, yung panahon, medyo hindi na ikisama. Pero ngayon tumila naman na, oh. Kaso nga lang, sobrang dilim talaga doon. Tignan lang namin kung kakayanin. Kapag hindi, next time na lang. Yun na lang naman pupuntahan namin, eh. Tapos pauwi na rin kami. Pabalik na kami ng Bulacan. Ito, kakaliwa dito, eh, no? This way to Nuestra Señora de la Paz y Buen Veja, ano? Viaje Grotto. Grabe, ang tarik. Tarek. Walang pahinga. Taas ka agad natin, oh. Wow.
here we are. Wow, grabe yung taas natin. Mas mataas talaga dito. Ito na yun, oh, grotto. Ha? Mag-close na po kami. Ah, sige po, sige. Saglit lang po kami. Ay, hindi ko nabilang 100 steps daw to eh. Nabilang mo ba? Kailangan umakit dito. Ay, maganda. Liga, maganda, dali. Napakataas. Ito po ang grotto dito sa Dingalan Aurora. Almost katungka singtangod siya ng mga third floor. Tatlong balapag. Mataas din. Oh, grabe ang sarap ng view dito. Ayun, oh. Kitang, ayun, yung pinunta natin kanina. Lighthouse, tapos yung Batanes of the East dyan. Sa part na yan. Ang hindi natin mapupuntahan ngayon yung yun yung nandun kasi hindi nyo mata makikita dahil may puno. Doon, yung Pacific View Deck. Close pa siya ngayon. So, next time siguro pag open na yan, balik tayo dito sa Dingalan. Napakaganda rito. Woo! Sarap! Kaganda talaga doon, no? Mga rock formations, tapos ang lakas ng alon. Tara na! Mag-asara na to! Ibig sabihin ng 14D beyond 14 tons pwede nang bumigay yung tulay. Ibig sabihin ng ito na yung ano, Dupinga River. Ito yung kapa na dinaanan namin. Hindi kami nakahinto kasi kala namin bawal huminto rito. Pwede naman palang huminto eh, no? Nakahinto sila mga ano, mga nakamotor tsaka yung korte. Ito yun, Dupinga River. Pwede kayo mag-swimming dito. Yan, tas doon pag doon pa kayo sa may malayo-layo, doon mas malawak yung tubig dito rin. Hindi, fresh water ata ito. Ilaw lang ito. Tapos didiretso ng ano yan, ng dagat. Ganda rin dito, no? Pwede, pa after nyo maligo dito, side trip kayo ng ano, ng Dingalan. Ito kasi nilabaisihan na ito eh. Ganda ng view, no? Tara na, go! Dito ko na siguro tataposin itong video namin. Ayan, kung umabot ka sa point na to, maraming salamat sa panonood. Magandang araw, sunset!